Spoil my husband. You spoil your husband in many, many ways. Of course, kung kaya naman at sabi ng anong asawa ko, kung hindi naman kumbaga aagawin dun sa kabuhayan namin at this is a gift you gave para dun sa mga anak ko. Ah, yes po, that was my anniversary gift nung last year lang. And ito po, actually, kay Ryan Nagoncillo yan. Sabi ni Ryan nung birthday ni Luna noon, so sabi niya, kasi matagal na talaga ni Christopher gusto magkaroon ng motorbike. Kaya lang, syempre, kontrang-kontra ako, di ba? Baka aksidente, ganyan. And then sabi ni Ryan, ako, meron pa naman ako doon na ano, pero pag ayaw ni Mrs. Wag, ha? Sabi niya, narinig ko eh, sabi ko, parang napapaisip ako ganyan. Hindi naman yan pangkarera and all, ganyan, kasi yan namang motor na yan, parang ano lang, chill lang, ganyan. Sa akin naman, di ba, before yung vintage car, right. Yun, kasi parang sabi ko, kailan pa niya ma-enjoy yun pag ugod-ugod na siya, di ba? Kung kaya naman ngayon, why not? And then, I finally decided na maganda to as anniversary gift to him. And sobrang happy niya, hindi mababayaran yung happiness na nakita ko sa mga. Priceless. Mga. Next year, you're renewing your vows. Yes, naisip lang namin na milestone ito para sa amin. 25 years together. 25 years of togetherness, like what you've said, Tito Boy, 11 years 14. As boyfriend and girlfriend, and then as husband and wife, 14 years together. So, sabi ko lang, hindi naman siguro lahat ng ano nakakarating sa ganito, lalo na we started very young, sa Mara Clara pa. Well, he was 12, I was 14. Childhood sweethearts pa lang hunon, ha? Ibig sabihin, hindi naman masyado pa seryoso nun, syempre, laro-laro. Pero eventually, alam mo yun, na talagang nag-mature yung relationship. And prayers, answered prayer. You grew up together, lumaki kayong magkasabay. Tito Boy, I call him my answered prayer. Mm. Pinag-pray ko talaga yun eh. I knew then na he's the one for me. Oh. Yun, nung time na yun, alam ko na kaya. Maraming salamat, Gladys. Tonight with